Narito mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Tatlong lalaki arestado ng maaktuhan sa tupada sa Northern Samar. Lalaki na isalba sa tangkang pagbibigtiin ng hiwalayan ng nobya. COVID-19 update sa Cordillera, alamin. Lalaking sinabuyan ng muriatic acid sa Pangasinan, isinugod sa ospital. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo. Nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News. Dahil ang mga balita, pwedeng mangyari anumang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutukan ng MBC station sa buong Pilipinas. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na ang mga balita sa buong Pilipinas. MBC Network News! Balita mula sa lalawigan ng Northern Samar. Tatlong sabungero ang inaresto sa Bubon matapos maaktuhan sa tupada. Nahuli ang tatlo sa operasyon na ikinasa ng PNP. Ang mga detalye sa report ni RH34, Jane Bantayan. At sa ating mga balita mula pa rin dito sa lalawigan ng Northern Samar, balita mula sa bayan ng Bubon, tatlong sabungero ang inaresto sa bayan ng Bubon, Northern Samar ng aktong mahuli na naman sa isang tupada. Kakasuhan ang tatlo sa paglabag sa PD449 Illegal Cockfighting Law. Sa isang Intiro Barangay ng Trujillo, Bubon, Northern Samar, nahuli ang tatlo sa isang operasyon ng PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Paterno Naga Jr. sa pamamagitan ng isang Uplan Recupo. Ang mga suspect ay pawang mga residente ng Barangay Trujillo at Barangay Asirida ng naturang bayan. Nakumpiska sa posisyon ang 600 pesos at isang panabong na manok. Kinumpirma naman ang PNP na nagpapatuloy pa rin ang mga tupada sa mga Intiro Barangays at ayon kay Northern Samar Police Provincial Director Colonel Apod, sa nasabing mga lugar doon sa mga Intiro Barangay ay baliwala daw ang batas. Matatandaang ang hepe ng San Jose Northern Samar ay namatay sa operasyon laban sa tupada sa isang Intiro Barangay nito noong Oktubre 26 matapos na tamaan ng tari ng manok habang kinukumpiska ang nasabing mga ebidensya. Balita naman sa bayan ng San Vicente. Arestado ang 11 mangingisda sa bayan ng San Vicente, Northern Samar dahil sa pangingisda ng mga ito sa nasabing municipal waters nang walang kaukulang permit. Ang nasabing mga mangingisda na pag-alaman ay galing sa Kalintaan, Matnog, Sursugon. Nang mamataan ng mga pulis ang presensya ng mga ito, ay agad na ikinasaing isang seaborne operations gamit ng mga mangingisda ang tinatawag na pamalo. Dahil sa mga ito ay walang kaukulang permit upang mangisda sa nasabing municipal waters, hinuli ang mga ito na ngayon ay umaharap sa Section 86 ng Republic Act 8550, ang tinatawag na illegal fishing. Yan ang mga balita mula dito sa lalawigan ng Northern Samar. RH34, Jane Galit Bantayan nag-ulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Maswerteng na isalba ang buhay ng isang lalaki matapos nagtangkang magpakamatay sa pamagitan ng pagbibigti sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa investigasyon, nakipaghiwalay umano ang nobya ng lalaki kaya nagtangka itong magpakamatay. Ang iba pang mga detalye tutukan sa balita ni RH36, Dennis Alipio. Maswerte ang nasalba ang buhay ng isang lalaking nagtangkang magpakamatay sa pamagitan ng pagbigti sa bayan ng Kawayan sa probinsya ng Ilocos Sur. Ang biktima ay 20 anyos na nagtrabaho bilang caretaker sa isang bahay sa nasabing bayan. Sa investigasyon, nakipaghiwalay umano ang kanyang nobya kaya tinangka nitong magpakamatay. Nasabi pa niya sa kanyang tiyahin ang problema bago ginawa ang pagbigti sa puno sa likod ng kanilang bahay. Ang biktima ay agad nasagip at kasalukuyang nagpapagaling sa hospital. Mula sa Ilocos Region, RH36, Dennis Alipio, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News!
Naitala sa Cordillera ang 113 cases ng COVID-19. 11 ang gumaling at 1 ang namatay. Yan at iba pa mga detalye sa COVID-19 updates. Alamin sa report ni RH41, Romy Gonzalez. Naitala sa Cordillera ang 113 bagong kaso ng COVID-19. 11 gumaling, 1 ang namatay at 1 ang kasong for verification kahapon. Sa pinakauling COVID-19 regional case bulletin ng Department of Health Cordillera, ang mga bagong kaso ay kinabibilangan ng 1 sa Apayao, 59 sa Baguio City, 50 sa Benguet at 2 sa Kalinga. 1 kaso naman ng COVID-19. Ang under verification sa lalawigan ng Abra, 1 naman ang na-record na nasawi sa Baguio City. Ang mga COVID-19 survivors naman ay naitala sa Baguio City na may 8 at 3 sa Benguet. Umakyat na sa 3,575 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Cordillera, 42 ang nasawi, 2,316 ang gumaling at 1,217 ang aktibo, 9 sa Abra, 6 sa Apayao, 639 sa Baguio City, 526 sa Benguet, 18 sa Ifugao, 15 sa Kalinga at 4 sa Mountain Province. Romy Gonzalez, RH41 nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Isang lalaki ang kasalukuyang nasa ospital matapos sabuyan ng muriatic acid. Sa imbestigasyon, nasa parking area ang biktima nang dumating ang isang nakainom na suspect nang lapitan ang biktima at sabuyan ng asido. Ang iba pang mga detalye, alamin sa report ni RH38, Freddy Fajardo. Wadjara subalita jaed luyag na Pangasinan. Nilalapatan ngayon ang luna sa paggamutan ng isang lalaki matapos sabuyan ng muriatic acid ng isang lasing. Naganap ang aksidente sa AB Fernandez Avenue, Barangay 1, kung saan ang biktima na kinilalang si Tito Policarpio, 71 anyos, residente ng Poblacion Oeste, Dagupan City. Sa investigasyon, nasa parking area ang biktima nang dumating ang suspek na si Anthony D. Guzman, 55 anyos, residente ng Barangay 2. Nakainom umano ang suspek na may hawak na plastic bottle na naglalaman ng muriatic. Nilapitan nito ang biktima saka isinaboy sa mukha ang asido na puruhan ng kaliwang mata ni Policarpio. Naaresto agad ng mga pulis ang suspek na nakatakdang sampa ng kaukulang kaso. Agawan sa pwesto ng pagpapaparking ang nakikitang motibo ng mga investigador. Sa bayan ng Binmalay, furniture maker arestado dahil sa pagtutulak ng marijuana. Huli sa sinagawang bypass operation ng PNP sa Barangay Baybay Pulong ang suspek na si Arnie Bangsal, 26 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa report ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Aaron Rasid Ali, nakabili ang kanyang tauhan sa Drug Enforcement Unit ng isang tibag ng pinatuyong dahon ng marijuana sa suspek at nang magkaabutan ng pera at marijuana agad itong inaresto. Nabawi sa suspek ang buy bus money at nang isasakay nito sa patrol car ay humarang naman ang kapatid nitong dalaga na si Jamaica, 28 anyos, at pinipigilan ng mga pulis na dalhin ng kapatid kaya't inaresto na rin ito at naharap din siya kaukulang asunto. Yan ang mga balita sa Pangasinan. Freddy Pajardo, Aristotle, nag-uulat sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! At yan ang mga pangyayari na natutukan ng lahat ng MBC station sa buong Pilipinas. Tuloy lang ang tutok dahil kami ay nakabantay saan man sa bayan. Karen Oyong, naglilingkod sa pagbabalita. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan mang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News.